Hello po mga mami, heto na naman po tayo upang mag-share uli ng isang kaalaman at simpleng lutuin lang. Meron po tayong chopsuey Tagalog. Dito noong araw ay lutong Macau. Kasi po, ang sahog po niya ay mayroong dugo ng manok, fresh na dugo ng manok. Ingredient po natin sa lutong Macau or chopsuey Tagalog ay puso ng manok at laman po rin ng manok. Meron po tayong konting seasoning, oyster sauce, bawang, kimchi, sitaw, tokwa. Piprito po natin itong tokwa at ito pong carrots and sayote. Ito rin po yung patola at meron po din tayong cabbage, repolyo. Meron din po tayong sibuyas. Maghiwa po tayo ng sibuyas. Umpisa na po natin iluto ang tokwa. Ipoprine lang po natin yung tokwa. Ito po ay nilagyan ko na siya ng konting paminta at asin para po may timpla na siya. Bali, simple lang po yung ano niya. Timpla niya. Ito ay nagmamadali sa pagluluto. Basta may stock lang tokwa, sitaw, yan, sayote, repolyo. So, ngayon po, lalo mas madali kasi meron na po tayong Alice Wonder Kitchen na madadagdag yung kaalaman natin sa ating, hindi na po tayo mahirapan mag-isip ng ulam. Nakuha lang po ito namin sa aming farm. Meron po kaming maliit na farm sa tabing dagat, sa Playa, sa Tarosa, Laguna. Mga tanim po ito ng aking tatay nung araw, lolo, amang. Kasi tawag po namin sa lolo nung araw ay amang. Pwede na po natin hanguin ang ating tokwa. Medyo mapula na po siya. Ito na rin po ang gagamitin natin sa ating pagigisa ng konting bawang. Ang bawang po hindi naman kailangan mapula. Lagyan po natin sibuyas. Kailangan na rin natin ilagay ang ating manok. Lagyan po natin ng konting water para po yung namikit ay magka Lagyan po natin ng konting asin. Kasi magtitimpla pa tayo mamaya Baka po tayo mapaalat. Mas mabuti na po yung medyo matabang. Lagyan na po natin ng konting oyster sauce. Konting oyster sauce lang po. Okay, tayo nyo po. Nawala po yung kanyang paninikit kasi nalagyan natin siya ng konting water. Lagyan pa po uli natin siya ng liquid water para po maging maganda yung luto ng ating manok. Takpan po natin siya ng mga 3 minuto.
po. Okay na po to. Ilagay na po natin yung ano. Lagay po natin yung sayote tsaka carrots kasi same lang po yung ano niya, lambot sa pagluluto. Takpan po ulit natin. Kaya hindi natin na prepare yung patola na talupan, baka po kasi mangitim. Kaya pag po malapit ng maluto, doon pa lang po natin ano, talupan. Nangingitim po kasi si patola. Bali, mura lang po itong ano ngayon. Mga ulam na mga ginagawa ko na i-share ko sa inyo. Kasi, sama lang bilihin. Yan po. Ganyan po yung paghiwa niya. Natin, uli. Ayan. Pwede na po natin ilagay yung ating sitaw. Lagyan po uli natin ng konting ano, sabaw. Ito din na po natin. Sa pagluluto naman po ng mga ganitong gulay, makukuha nyo naman po yung gusto nyo, lambot. Bali, konti lang pong takip niya para hindi masyadong malabog yung gulay. Tingnan po uli natin. Ayan po. Lagay natin yung patola. Lalagay na po natin yung patola. Alagyan din natin siya ng ano, cubes chicken para may konting lasa. Lagay na po natin ang kimchi. Ito po, dadagdagan nyo yung kimchi. Iba po yung lasa ng maraming kimchi. Saka pampa healthy rin po siya sa ating katawan. Ang kimchi. Ito po, mga healthy vegetable po itong mga niluluto natin. Ilalagay na rin po natin ang ating ano, repolyo. Muntik nang malimutan. Lagyan rin po natin siya ng seasoning. Hindi po toyo, nor seasoning. Pampalasa po siya. Yan po. Lagyan din po natin ng konting paminta pa uli. Paminta. Ilagay na rin po natin yung kalahati ng tokwa. Yan. Luto na po.
titikman po natin kung ano. Lagyan po natin ng konting ano, harina. Ayan po. Konti lang. Tikman na po natin. Ah, okay na po ito. Tikman na po natin yung ating ano. Chopsuey Tagalog. Tama-tama po yung konting ano niya, alat. Pero hindi naman po siya maalat. Yung timpla niya, tama-tama lang po yung timpla niya. Isa na naman pong masarap na recipe ang aking na-share sa inyo. I hope na magustuhan niyo po itong Chopsuey Tagalog. At mag-like na po kayo at mag-subscribe sa ating channel sa Alice Wonder Kitchen. Maraming salamat po.